Welcome to Donmar TV News Channel. Kung kayong mga taga Maynila, naniniwala sa ganitong klaseng style ni Isko, you deserve it. Yun lang masasabi ko sa inyo. You deserve what you are experiencing right now. Ito, pasok. May bakuna nga, magkaka-leptospirosis naman. Yan ang daing ng mga pumila sa isang vaccination site sa Maynila kanina na nagtiis sa malakas na ulan at baha. Pero sa huli, to the rescue, si Mayor Isko Moreno at wala ring umuwing luhaan. Nasa front line ng balitang yan si Romel Lopez. Di alintalan ng mga pumila sa labas ng San Andres Sports Complex ang malakas na buhos ng ulan kanina. Ang mga magpapabakuna... Nakita niyo yun? Ha? Dahil sa walk-in ni Isko. Kita niyo? Ito ha? Yan. Kita niyo yan? Yan. Kita niyo yan? Alam niyo ba na hindi biro ang lepto? Alam niyo kung bakit, paano ko nalaman? Si Toto yung staff ko. Yung tagapagmana ng aking kayamanan pag ako nawala na sa mundo na ito. Joke lang. Si Toto, alam niya yan, yung staff ko na yan. Nagkaroon yan leptospirosis. Okay? Yung nakukuha sa ihi ng daga, sa baha. Anong nangyari sa kanya noon? Kasi yung studio namin dyan sa May Makati, kung saan siya nakatira, at saka kung saan din yung aming studio mismo, bahain ho dyan sa May Makati. Siyempre, wala siyang choice. Kung hindi, bago siya makapasok ng bahay nila, galing sa trabaho, lumulublob siya yung ano niya. Na-lepto siya, alam nyo? Yung leptospirosis na yan, muntikan ho talaga siya bawian ng buhay. Grabe ho talaga. Payat si Toto kung makikita nyo sa personal. Ha? Sobrang payat ni Toto nung nagkaroon siya ng lepto. As in, grabe ho. As in, butot, balat, literal. Muntikan na siya nadali nun. At sabi niya pa nga talaga sa akin nun, talagang second life niya na eh. Ah, dahil nga sa hindi, nakaano eh. Ah, ito ha, ganito ha. Nung siya ay nagkaroon ng lepto, sa kaliwat kanan niya, lepto rin ang nandun. Ah, ilang araw lang patay na. Ay, ba't ka tumatawa? Totoo, walang biro. Ito katabi niya. Kaya nga sobrang sabi niya, nagpapasalamat siya sa Lord dahil sa second life niya. Kasi killer ho yan. Walang biro, killer ho yung lepto. Kaya hindi nyo dapat binibiro yan, ha? Ngayon pa naman, yung mga daga sa atin. Hindi daga. Pusa na, ganun kalalaki. Diba? Tapos hahayaan mo yung mga kababayan mo dahil sa lintik na walk-in na yan. Dahil sa ganyan, tingnan nyo, Yan. Di alintalan ng mga pumila sa labas ng sana. Tingnan nyo. Nakakatuwa ba yan? Ilang oras yan, ha? Baka akala ninyo, ilang oras siya na ganyan sila. Ha? Tapos meron sa dulo na to the rescue pa si Isko? Ha? Rescue pa yung dating na yun? So hinayaan nyo muna magaganyan para pagdating ni Isko, bidang-bida siya? Sorry, pero sabi ko, Lord, wag naman yung ganitong klaseng pangulo. Yung bida-bida. As in, sige, palubog natin ng unti. Tapos, hindi ko sinabing ganun na sinabi niya. Hindi ko sinabi yun. Pero, alam mo yun, alam mo na umuulan nung gabi. Kasi buong gabi umuulan eh. Kaya nga bumaha dahil umuulan ng buong gabi. Alam mo na yun. Sana, nagpadala ka na ng tao dyan at sinabi mo wag nang pipila ngayon. Cancel muna ngayon o kaya lahat dito. Ang dami mong pwedeng gawin para hindi mapahamak ng ganyan. Tapos sabihin nyo, to the rescue pa? Si Isko, wow naman, parang awa nyo naman. The sports complex ang malakas na buhos ng Grabe yan, no? Lubog yung buong paa mo niyan. Kahit ano sapatos mo niyan, paglabas niyan, ako po. Kahit nakaluwi bitong kang sapatos. Ang amoy niyan pagtapos. Iba level ng amoy niyan. Sabi ko sa inyo, kahit naka Gucci pa yan, naka Louis Vuitton pa yan, kahit naka, ano ba yun, yung Tiger na yun,
Yung sa Japan, kahit ganyan kamamahal yung mga sapatos ninyo, pag dilubog mo dyan, daig mo pa ang ano niyan, nalubog sa tae niyan. Eh kasi magkakaroon ng kachichas yan. Alam niyo yung kachichas? O hindi niyo alam yung kachichas? Yung ito para maano, para ito para sa ano, sa kaalaman ng lahat kung ano ibig sabihin ng kachichas. Ha? Oh, ready na kayo? Ngayon, itaas niyo mga paa ninyo. Oh. Ilagay niyo yung daliri ninyo sa mga gitna ng mga daliri niyo sa paa. Oh. Sabay isaksak niyo sa ilong niyo. Yan ang amoy ng kachichas. Kadiri ka naman, man at bay. Pero yan ang totoo. Oh. Ganyang kachicha sa labas mo yan. Sabi ko sa inyo kahit naka ano, ano yun, tama yung sabi nito isa, yung Onitsuka Tiger. Kahit naka Onitsuka Tiger ka na sapatos, yung mamahalin dyan sa Japan. Oh. Sigurado dyan, may kachichas ka na naman. Ricardo Rafael, oh, tama, sabi niya, reflect na naman sa gobyerno yan. Halatang sinasadya, kawawa na naman ang mga tao. Oo nga eh. At sa totoo lang, ginagawa ko lang katatawanan ha, pero grabe ho yan. Imaginin mo ha, hindi ho sila naglakad. Hindi ho yan nung dadaan lang kami. Sorry kasi baha, kaya dadaan kami. Tapos mababasa yung paa namin. Hindi. Nakababad ho yung paa nila. Babad! Para hong sinigang na. Sa totoo lang, alam mo yung asim ng sinigang sa hipon? Daig pa ho yung sinigang ang mga paa niya mga yan. Sa asim. Sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Subukan mo lang. Try mo lang. Ngayon, labas ka dyan. Dyan sa may baha sa inyo, itry nyo. Ibabad mo lang na isang oras yung paa mo dyan. Pusta ko sa inyo, amoy kachichas yan, oh. Kanina, ang mga magpapabakuna, basa na sa ulan, lubog pa sa baha. Tinan mo, lubog na lubog yung paa, oh. Hanggang tuhod, oh. E paano kung may galis ka pa? Eh, katulad ko, may galis ako dito, oh. May mga galis-galis ako sa paa, kakakamot ko. Dahil minsan, pag nanonood ako ng Netflix, kamot lang ako ng kamot ng paa, oh. Paano kung may sugat ka dun? Tapos may umihing daga dyan sa tabi. O di nalepto ka. Ay grabe talaga, oh. Levi Villafenso, salamat po. Ay, nilalamig ho kami din eh. Kanina pa kaya kami yung alas 4. Tingnan mo, basas. Ay grabe, sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Bakit? Isko, ano to trip mo? Hindi ka ba naawa sa mga kababayan natin basang-basa na sa ulan? Tapos nakababad yung paa nilang parang sinigang? Magwala ka din, alas ka, di pa ako nakakaihi. Oh, tingnan mo, hindi pa nakaihi si nanay. E, paano kung umihiyan dyan? Hindi lang lepto ang abot yung iba dyan. Biro lang nanay, ha? Si Mavic Salud, Mavic Salud. Ingat, ingat, may iniinom. Alam ko, nakalimutan ko na kung meron ho ba tayong doktor dito. Meron nung iniinom eh, pagka nababad ka sa ano, sa baha, may iniinom na para maiwasan yung leptospirosis eh. Ha? Meron ho ba kayong doktor dyan na nakakaalam nung gamot na yun? Nakalimutan ko na yung gamot na yun eh. Dapat namigay man lang yung Maynila ng ganun eh. Diba? Tapos ganito pa kaabutan namin. Diba po? Oh, tingnan mo yan, no? Oh, grabe. Sana sa susunod, kuya, may numbering na para. Yun na nga lang eh, alam mo yun? Araw-araw, yan ang inihingi natin eh. Isko Moreno, ba't di ka makinig? Hindi ka makinig, sarap mong anuhin, kurutin sa singit. Isko Moreno, sarap mong kurutin sa singit, promise. Ba't di ka makinig? Bigyan mo lang sila ng number. Grabe naman. Alam naman natin, baka mas mauna pa kami magkasakit sa ano, trangkaso bago pa kami magkaano ng, di ba? May sakit ka na. Oo. Oh, sabi ni isa nung ano, nasa likod, may bakuna ka na nga.
pero nagkasakit ka naman. Diba? Sana ko yung bakuna all in one. Oh, kung all in one yung bakuna, sige lang, ibabad nyo yung mga paan nyo dyan. Gagaling yung kachichas nyo. Hindi, diba? Gagaling yung ano nyo dyan, yung lahat. Totoo naman eh, kung sanang all in one yung bakuna. Eh kaya lang, nabakunahan ka nga, hindi ka nga magkaka-COVID. Pero nagka-lepto ka naman, diba? Si Rowena mas takot sa COVID-19 kaya kahit bahain, sige lang, basta may vaccine. Grabe oh, can you just imagine that? Ewan ko. Kaya sa totoo lang, eto, hindi ko masisisi si Isko. Eto, masasabi ko to, diretsuan, hindi ko masisisi si Isko. Si Isko, ambisyoso, may ambisyon maging pangulo. Ang sisisihin ko, kayong mga boboto sa kanya. Kayo ang animal at salot ng bayan natin. Kayong boboto kay Isko Moreno. At kayong mga vlogger ni Isko, kayo talaga ang tunay na salot sa lipunan. Yung ganitong mayor, ipopromote nyo? Mahiya nga kayo sa lahi ninyo? Mahalaga, kasi lalo na ngayon may Delta, may bago tayong virus, sabi nila mas matindi daw. So kailangan natin magpabaksin talaga. Hinaing naman ni Nanay Marlene, baka may makuha pa siyang bonus na leptospirosis. Lalo na yung mga may sugat sa paa, mahirap. Eh siyempre, wala ka nga COVID, magkakaroon ka namang lepto. Diba? Kawawa naman. Pasada alas 12 na nang papasukin ng mga basang sisiu na magpapabakuna para makasilong. Oh, anong oras daw? Madaling araw silang pumila. Alas 12 na. Mag-aalas 12 na nung pinapasok sila. Tingnan mo kung gaano kabilis ha. Ang bilis! Ilang oras na nakapila doon? Eto, hindi ko mag-gets eh. Sarap talagang... Sa totoo lang, nung alam nyo nang nakababad, umaga pa lang, pwede nyo naman papasukin dyan, no? Mga animal kayo. Hindi nyo ba nakikita yan? Ang laki-laki niya nung mga punyeta kayo. Pwede nyo papasukin dyan eh. Bakit nyo pinag-abang sa labas? Ano trip nyo? Gag! Sana kung walang lugar eh. Meron eh. Tapos alas 12 nyo papapasukin. Pagkatas yung pinapila buong umaga. Hindi ba kayo mahiyang mga taga-Maynila kayo? Nakakainit ng ulo, sa totoo lang, nakakainit ng ulo. Hindi nakakatuwa, Isko. Suntukan na lang kaya tayo. Pwede ko yung tanga muna na suntukan? Hindi, sa totoo lang. Ibang level na yan eh. Ibang level na ho yung ginagawa ninyo dyan. Sorry, pero masyado na yan eh. Pwede naman sanang ano eh. Alam mo yun, naintindihan ko. Sige, yung mga ibang araw, talagang paninindigan mo yung lintik na walk-in na yan. Pero this time, kawawa yung mga kababayan natin. Tapos alas 12 na sila papasok. Aluwag naman pala nung loob. Bakit yung pinag-antay sa labas? Isipin mo ha, may kunwari lang, may 1.5 kang tuturukan ngayon. Yung 1.5 na yan, kakasya dyan, ang laki-laki sa loob oh. Ang laki-laki, papasok yan dyan ng 1.5. Papasukin nyo na, tapos yung tapos na ng 1.5, pauwiin nyo na para hindi na nakababad yung mga paa nila. Stadium yan! Grabe! Iba, iba. Pasensya na ako, medyo nainit ang ulo ko ha, pero... Iniisip ko dito yung kawawa yung mga kababayan natin. Oh. Tapos biglang, ano, darating si Yorme. Bida-bida. Tingnan nyo ha, bida-bida. Oh. Napasugod sa lugar si Mayor Isko Moreno at humingi ng dispensa sa mga naulunan. Tuloy pa rin daw ang bakunahan at napagdesisyonan na tuturukan lahat ng pumila ngayong araw. Kaya mula sa 2,000 doses na naunang nilaan sa San Andres, umabot na sa halos 3,000 doses ang tinuturok kanina. Walang nabasa, walang nabaha,
nauuwing Luwan. Ayan na naman po tayo sa napakagaling mong speech. Walang nabasa, walang naulanan, na uuwing huluan.